So yun na nga po mga boss, ano? Bago po natin simulan yung ating tutorial, huwag niyo po kakalimutan mag-like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod pong video. So tara na po. So what's up mga boss, naway naririnig niyo po at maraming naglalaro dito sa court. Andito ako sa court. Oh, hello. Ngayon po, magkakawit po tayo ng interrupter relay para po mag-backfire yung ating motor. Yung pang bagong taon, pagkakamit natin yung ating interrupter relay, backfire siya ng backfire. Pak-pak-pak-pak-pak-pak, ganun baga. Basta ganun siya. So, baklasin ko po muna to. Saka yung ating nandun. Ayan. So, ito, wala na mga tornilyo to, kaya madali na lang to. Saka yung nandito. So, ito yung gagamitin natin. Itong 5-pin relay. Ayan, 5-pin siya. Hinabitan ko na lang siya ng wire para ano, okay na. At lagay na lang nalagay. Pero papaliwanag ako sa inyo ilalagay yan. So, isa to. Tapos, syempre, ito yung ating interrupter relay. Ito siya. Ayan. Pangalawa na to kasi yung isa na ano, nasira ako kasi yung isa eh. So, ito. Tapos, yung ating switch, hollow switch yung ating gagamitin. Ayan. Siyempre, kailangan natin ng wire. Ayan, wire. Saka, itong shrinkable sink. O, yun na yung tawag doon. So, tara. Paglas na po muna ako ng ating pairings. Sana boss, mga marinig nyo ako, no? No choice kasi ako eh, muulan. Ayan. Samahan ng panahon. So, paliwanag ko po sa inyo ito muna yung ating 5-pin relay. So, ito po. Yung dalawang wire po muna ito, yung grid po na ito. Ikakabit nyo po sa number 30 at 87. Ito pong number 30 na ito, ikokonnect po natin ito sa negative na battery na po natin. Tapos, ito pong 87, ito po. I-connect po natin siya dito sa ano po, ayan, dito po sa may white na merong stripe na blue. So, dito nyo po makikita yan, ayan. Ganito po yung itsura ng socket niya. Tatandaan nyo na lang po yung socket niya. Tapos, ayan, white na meron siyang stripe na blue. Doon nyo po siya itatap. Papakita rin ko po sa inyo mamaya kung paano nyo, kung paano na yung tapos. Kasi, tetestingin ko po muna to. Yun. Tapos yung ating interrupter relay, kung mapapansin nyo po, yung kulang po ng dalawa itong sa may 5-pin natin eh. Kasi po yung nasa gitna po na to, hindi na po natin siya gagamitin. Kumbaga ito na lang po yung dalawang na to nasa side. So dun po natin i-connect yung dalawang yellow wire. Kahit magkabaliktad, okay lang po. So kabit ko po muna. So ayan po mga boss, na ikabit ko na po yung ating yellow wire doon sa ating 5-pin na relay. So dito naman po tayo dadako sa red and black na to na wire ng ating interrupter relay. Yan. Bali, ito po yan. Gagamitin na po natin ng hollow switch po yan. Mga boss, ipapaliwanag ko po muna yung ano na to, kung ano yung mga wire na to. So kadalasan dito sa hollow switch, yung green is yung common. Tapos syempre yung red is yung positive. Tapos yung black is negative. Tapos ito pong kulay white na to sa gitna, yan po yung ano, NO or normally open. So yun po yung gagamitin natin. Tapos itong blue naman po is NC or normally closed. So hindi ko po gagamitin yung normally closed. Gagamitin ko po is yung NO, yung normally open. So pinagsama ko na po yung normally open saka yung ating positive para dun sa ating ilaw. Yung pong once again po, yung pula po na yan is positive dun sa ilaw. Tapos yung black po na to is yung negative. So, sana po talaga na ano nyo ako, na naririnig nyo po ako. So, ito na po. Itatap ko po muna
yung positive ng yung red and white na to dito sa positive ng ating interrupter relay. So ikapit ko po muna. So ito na mga boss, na itap na po natin yung ating switch dun sa ating interrupter relay. Ayan po. So dito naman po tayo dumako sa pin negative. So kunin ko din po yung negative nito ng interrupter relay. Tapos ikakabit po natin dito sa number 30, kasi ito po yung i-connect po natin dun sa negative ng ating battery. So binalatan ko na po siya dito para ikakabit ko na lang po dun. Magkakasama po itong number 30 yan, tapos itong negative ng ating low switch, tapos itong negative ng ating interrupter relay. So pagkasamahin ko po muna, tetestingin ko po muna kasi. So pagka po na-testing at gumagana, saka ko pa lang po i-separate tong mga to. Sa papaliwanag ko na lang po sa inyo mamaya. So ikabit ko po muna, pagkatap-tap ko lang po muna. So ito na mga boss, na ikabit ko na dito yung ating lahat ng negative dito sa number 30. Kasi po ulit, yung number 30 po na to, is kakabit po natin sa negative ng ating baterya. So alin na lang po ba ang naiwan? Siyempre po itong positive ng itong common sa ating hollow switch. Kumbaga yung main supply to eh. Kumbaga i-connect natin to sa ignition, then sa ano, sa accessor wire para magkaroon ng supply to. So tara po, ikabit ko po muna tong, itatap ko po muna to sa ating positive ng baterya. Kasi itatestingin lang po muna natin. Tapos po itong number 30 sa negative. Tapos po itong number 87, ito po, i-connect na po natin dito sa ating white na wire na may stripe na blue. So ikabit ko lang po muna saglit. So ito na mga boss, itap ko na po yung number 87. Yan, dun sa ating relay. Ito po, 87. Gagapang po yan. Ito po, pumunta dito sa ating wire na to na tinap natin sa white and blue na stripe. Tapos, syempre, yung common natin o yung main supply, positive. Kumbaga, testing lang po muna to. Mamaya pa po yung mismong malinis na parte. Tapos, ito pong number 30 sa ating 5-pin relay, is pumunta po ng negative. So, testingin ko po ako kung maririnig nyo. Papailawin ko po ito. Tapos, tingnan nyo po kung maririnig nyo po itong lagitik dun sa ating mga relay. Ayan po. Sana po narinig nyo po yung lagitik. So, ibig sabihin po, working po. Ngayon po, subukan ko po ngayon na paandarin yung ating Mio. So, paandarin po natin ngayon. Titingnan po natin kung magbabackfire po ba siya. Kung magra-rapid fire. So, sana po. So ayun mga boss, no, nag rapid fire na siya. So iayusin ko na po yung mga wire niya. So pakita ko na lang po ulit kung paano ko po ayusin yung wire niya. So thank you po. So ayun mga boss, naikabit ko na po yung ating ano, naiayos ko na po. So ulitin ko po itong number 30 sa ating 5 pin relay is dito po nakakonekta yan sa negative po ng ating baterya. So yung isa naman po, yung 87, dito po yan nakonekta sa ating wire po dito na merong white saka blue na stripe po na yan. Tapos yung dalawang wire po na tong dilaw dito po sa ating
interrupter relay. So ito naman pong positive natin dito sa ating interrupter relay. Pumunta po yan doon sa ating switch dito po. Ayan doon. Ito po yan dito. Ayan. So yung negative po ng ating interrupter relay is nakatap din po yan dito sa ating negative. So doon naman po tayo sa switch. So ito po yung switch. So ito po yung positive sa ating interrupter relay. So itinap ko po siya dito sa ating normally open. Ito na sa ating switch na hollow switch. Itong white po na yan is siya po yung normally open. Tapos yung red naman po ito, yung sa positive ng ating LED dito sa hollow switch. Tapos po yung green naman po ito, yung common, itatap po natin yan sa ignition coil or accessor wire. Ito pong black po nito is yung negative sa ating hollow switch, yung sa LED doon. So yun lamang po. Kasi ito po, yung blue po na yan, yung normally close, wala na po yan, hindi na po natin gagamitin. So sound check na po natin. DJ.